Rolling. Take three. Action. Eddie Rodriguez, actor, director. A man with fine taste. Nagsimula ang lahat sa isang love triangle. Diyan lubos na nakilala ang drama actor na si Eddie Rodriguez. Mahigit 50 taon na ang nakakaraan, magmula nang magumpisa ang love triangle genre sa mga pelikulang Pilipino, at yan ay dahil sa pelikulang Sapagkat kami itao lamang ni Eddie Rodriguez, Lolita Gutierrez at Marlene Dauden. Alamin natin ang naging buhay ng Filipino film actor na si Eddie Rodriguez at kung paano nakatulong sa kanyang pagsikat ang kanyang pagkakaipit sa pag-ibig sa pagitan ng dalawang babae. Bago tayo magpatuloy, kung ikaw ay bago sa channel na ito, at gusto mo ang mga kwento ng buhay ng mga Pilipinong sikat, ay huwag kalimutan mag-subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat! Ano naman ikatatakot ko? Samantala kung may lihim ako eh, ikaw lang naman talagang dapat kong pagtapatan. Sige na. Ang buhit na ito ay nagpapakilala ng isang ugaling palabiro. Tama. At sinungaling. Pintasan ko yun ah. Talaga, tulad ngayon, ibig mong maniwala ako na higit na nawibili ka sa katahimikan dito kaysa sa kasayang sa Maynila. Eh, talaga naman ah. Baka mamaya kung pinauwi ka na ng doktor mo sa Maynila, ay mabilis ka pa sa alas 12. So, paano naman mangyayari yun kung may iwan ang puso ko dito? Si Luis Clemente Enriquez, na mas kilala sa kanyang screen name na Eddie Rodriguez, ay ipinanganak noon August 23, 1932 sa Zamboanga City. Siya ay isang tanyag na aktor at direktor ng industriya ng pelikula sa Pilipinas. Bagamat siya ay isinilang sa Zamboanga, ang kanya naman pamilya ay lumipat sa Maynila, at si Eddie ay lumaki sa Santa Ana, Manila. Nang panahon ng pananakop ng mga Hapones noon Second World War, ang pamilya ni Eddie, kasama ang kanyang dalawang kapatid, ay pansamantalang nanirahan sa Ragay, Camarines Sur upang takasan ang gulo ng gera. Ang lugar na ito ay ang bayan sinilangan ng kanyang ina na si Rufina Clemente Enriquez. Si Eddie ay nagsimula ng kanyang showbiz career sa kalagitnaan ng 1950s kung saan siya ay lumabas sa ilan mga pelikula ng LVN Pictures tulad ng Sonny Boy, at Talo Saling noon 1955. Lalasunin natin si Lolita. Oo, oh, alam mo, may nakuha akong lasa. Nakapaghinalo mo sa anumang pagkain. O ano may inom eh. Ay, walang mapupas yun. Sigurado, sigurado. Sigurado yun. Alam mo, kapag may gawa natin itong malilis, ay walang makakaalam. At sige. Tapusin mo na yan, pupunta tayo sa Lamerin. Luksang Tagumpay at Commander 13 noon 1956. Malverosa, at sa pangalawang istorya sa Casa Grande noon 1958. At marami pang iba. Siya ay nagsimula bilang action star sa mga pelikula, subalit kalaunan ay gumawa siya ng mga drama films kung saan siya ay mas lubos na nakilala. Sa mga drama movies, ay nakatambal niya ang malalaking artista ng panahon iyon tulad nila Gloria Romero, Nida Blanca, Rita Gomez, Charito Solis, Amalia Fuentes, Nora Honor, hanggang kay Vilma Santos. Subalit, ang nakapagbigay sa kanya ng lubos na tagumpay sa showbiz, ay nang makasama siya sa isang love triangle film na Sapagkat Kami Itao Lamang, kasama sila Lolita Rodriguez at Marlene Dauden. Ito ay sa ilalim ng direksyon ni Armando de Guzman, at naging blockbuster hit sa mga manunood. Nang dahil din sa pagtangkilik ng masa sa pelikulang ito, ay nagsimula ang trend ng love triangle genre sa mga pelikula sa Pilipinas. Nagkasunod-sunod ang mga paggawa ng mga ganitong klaseng pelikula, at ito ay naging bahagi na ng mga istorya sa mga pelikulang drama. Sa pelikula rin ito unang nakatanggap ng FAMAS Best Actor Award si Eddie Rodriguez noon 1963, kung saan ay lubos na nakatulong sa kanya upang makilala bilang isang mahusay na aktor. Sa pagsulong ng kanyang karera sa showbiz, si Eddie at kasama ang kanyang asawa at ang aktres na si Liza Moreno, ay binuo nila ang Virgo Film Productions.
Dito ay nakasama niya ang mga bigating artista at siya ay nag-direct ng mga pelikula. Noon dekada 70, nakarelasyon naman ni Eddie ang sikat na Filipina singer na si Carmen Soriano. Pero siya ay nagpakasal kay Araceli Hernandez, kung saan sila ay nagkaroon ng tatlong anak, na sila Sheena Natasha Enriquez, Dominic Luis Enriquez at Bianca Enriquez. Maliban sa pagiging matagumpay na aktor at director, si Eddie rin ay nagsulat ng maraming istorya na ginawang pelikula. Naidirect din niya ang megastar na si Sharon Cuneta at Robin Padilla sa blockbuster na pelikulang Maging Sino Ka Man. Sa kanyang pagtanda, nagkaroon ng mga chismis na si Eddie ay mayroon misteryosong sakit at naging palainom ng alak, subalit ito ay walang katibayan, kaya naman nanatili lang ito bilang chismis. Noon October 12, 2001, sa edad na 69, si Eddie Rodriguez ay nakaranas ng cardiac arrest at isinugod sa The Medical City sa Pasig, subalit siya ay pumanaw ng gabi rin iyon. Ayon sa isa sa kanyang mga anak, ang aktor ay nagkaroon ng lung cancer, ilang taon na ang nakalilipas at nagresulta ito upang kailanganin tanggalin ang isa sa kanyang mga lungs, na marahil ito ang sinasabing misteryosong sakit ng aktor sa mga chismis noon. Sa pagpanaw ni Eddie, maraming tagahanga at mga movie fans ang nalungkot sa pagkawala ng isa sa mga pinakamahusay na drama actor ng Pilipinas. Siya ay nag-iwan ng tatak sa mga puso ng kanyang mga fans, na hindi basta-basta malilimutan ng mga mamamayang Pilipino na inabot ang kanyang panahon ng kasikatan. Babalikan ng mga makabagong henerasyon ang nakaraan ng industriya ng pelikula, ang pangalan ni Eddie Rodriguez, ang isa sa mga pangalan sa showbiz na nagkaroon ng bigat, at ambag sa industriya natin ngayon. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang kwento ng buhay ni Eddie Rodriguez, at may komento o gusto kayo idagdag, ikomento lang po sa ibaba ng video. Huwag din po kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. For one thing, I don't want to be a sucker. Bakit ba nakakagusto mga young girls sa mga elderly men? For money, what else? Are you insinuating na I'm that kind of girl? Napapatol sa elderly man just because of money? Tungkol ba dyan ang sinasabi mong gusto mo ako makausap? Masyado ka naman mag-generalize.